ay sabay ang masagana. Bayang sa pagkain ay di nangangamba. Ibig kong magpugay sa mga magsasaka. Ating aghikain na sa kamay nila. Susi ng asenso'y maunlad na kanayunan. Magsasakay patuloy nating suportahan. Isulong ang laban-laban sa kahirapan. Ipagpatuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy sa akmang teknolohiya at infrastruktura, pampuhunan at patubig, kasanayan sa negosyo, lupang titulado, makapag na magbubukid. Susi ng asenso'y maunlad na kanayunan. Magsasakay patuloy nating suportahan. Isulong ang laban-laban sa kahirapan. At ipagpatuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Patuloy ang reformang pansakahan. Ibig kong mabuhay sa Hi! Si Carmi po ulit ito sa Dart TV. Alam naman po natin na ang talagang bida dito sa Comprehensive Agrarian Reform Program ay ang mga Agrarian Reform Beneficiaries. Kaya naman sinusundan natin ang kanilang kwento. And ngayon, meron na naman po tayong napaka-interesting na kwento. And this time, alam natin kung ano naman po ang experience ng isang engineer na naging ARB o Agrarian Reform Beneficiary in the person of Engineer Bogs Goyena. Yon. Alamin natin sa kanya. Sir, magandang araw sa iyo. Good morning din sa iyo. Very interesting kasi kayo daw po ay engineer. Okay. When was the time na naging Agrarian Reform Beneficiary kayo? 2008 po. 2008. Yes. Nung time na yon, engineer na kayo? Opo. Talaga? Opo. And civil engineer? Yes. Oo. Parang ang layo naman yata, civil engineer, tapos magiging farmer kayo. Kwentuhan nyo nga kami. Sige po. Bali, ano po, graduate ako sa Bicol University, mm-hmm. 1984. Okay. Then, I went into several corporate jobs. Mm-hmm. Then, 2008, I retired mga 2005. Mm-hmm. Then I decided to come back sa Daraga to para samahan ko yung mother ko. Oh, nagiging emotional si sir. I would understand that. Oh, pero before that po, bago kayo naging ARB, meron kayong lupa na talagang sinasakan ninyo. Bali po, wala naman po kasi yung father ko may namana din siyang konti sa lolo ko. Mm-hmm. So bali wala po kaming sinasakang kasi nag-work ako sa corporate po. Mm-hmm. Bali yung as a beneficiary, mm-hmm. bali BLT po yung voluntary land transfer. So na-award po sa akin through my yung kasin po. Ako po ang nakapag- Yun. Pero still, yung proseso po ay dumaan pa rin sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tama po, opo. Kaya po nakakuha kayo ng ganong lupa. Opo, and talaga pong pinagyaman nyo naman. Opo. Ano pong naging resulta nun? Nung na-award sa akin, mm-hmm. nag-cultivate po ako ng vegetables for a while. Madami po na vegetables. Then at the same time, may mga coconuts po siya. Pina-audit ko yung coconuts para I can
really plan kung ano po ang pwede kong itanim. I visited PCA and DA to consult them yung best crop to plant. But, so that was the time na po na bumalik na kayo dito. Engineer na kayo noon. Opo. Oo. Kasi 84 po ako nag-graduate. Pero bakit ganon? Bakit civil engineering tapos into farming kayo? Opo. Bali, ano po eh, siguro kasi kahit even ngayon po ma-observe natin even yung mga successful businessmen or yung mga upper management level, on their weekends, they go to their own farming. Kasi bali, parang may magnet na it draws them back to nature. Ako din po, siguro yun ang na-feel ko kasi may obsession din po ako sa pili. So, I decided to plant pili doon sa farm. Kasi sabi ko nga, naisip ko, over long term, as an engineer po, ano, so sabi ko nga, siguro, pataniman ko munang pili. Then, bago siya mamunga o mag-grow talaga totally, I can start developing some products coming from pili. Okay. So, bago po tayo mag-discuss tungkol sa produkto, kanina po medyo parang nagiging emotional na kayo nung na-mention nyo yung mother ninyo. When you come back to Albay, pwedeng makakuha ng konting kwento? Sige po. Okay. Ewan ko, basta yung mother ko po talaga. Very close kasi ako sa mother ko. Ilan po kayo magkakapatid? Bali, lima po. You are the eldest? Hindi po, pangalawa. Okay. Bali, ano po, kasi mag-isa na yung mother ko. She's been living for 13 years. Alone? At that time, 2008, when I decided to come back and stay with her. So, parang, ano po, siguro, giving back. What a grateful son you are. Meron na po kayong pamilya din? Opo. Okay. Yung isang good thing siguro po, kasi na-realize ko din, totoo nga pala yung sinasabi nilang i-reward pag gano'n. Kasi yung time na pag-uwi ko po, doon ko na ano yung na-awardan ako yung sa ano as an ARB. Then, doon pa ako na-expose sa pili. So, meron na po kayong plantation ng pili? Meron po. Oh, how many hectares? Bali, 3 hectares po yun. Wow! So, pinataniman ko po ng pili. As at now, mga almost going 4-year-old na siya. And you're still with your mom? Opo. Hanggang ngayon. How old is she? She's turning 78 sa August. Wow! So, gusto ko lang ibalik po ano, kasi na-realize ko po, yung pagbalik ko, doon yung blessings. Ang dami. When you really love your parents a lot and you take care of them, yung bang yung gratitude mo talagang nandun just by raising you up as a good son, eh talaga namang you will be obliged to give back whatever you have now. Opo. Kaya nga po, pinangalan ko yung company sa kanya, Manifest Pili Products. Talaga? Natutuwa naman ako sa kwento ngayon. Napaka-emotional. And so, yung pinaka-raw material niyo po, pili. And out of pili, ano po yung mga produktong nagagawa ninyo? Opo. Bali, ano po, yung confidence level ko po tumaas dahil I have that two active ingredients, yung pili nut kernel oil, then yung Manila Elemi oil. Yung Manila Elemi oil po, galing din yan sa resin or dagta ng pili. So, pinaprocess ko din po, nakakakuha ko ng Manila Elemi oil. Then, of course, yung pili nut kernel oil, ito po, galing din sa nuts, yung nuts mismo ng pili. So, I use the two products plus other herbs or... So, pwede itong pang-cooking oil? Opo, pero it would be very expensive just to use that as a cooking oil. So, anong ginagawa for beauty, ano? Opo, for more beauty on cosmetics. Opo, more on cosmetics. And eventually, siguro, kasi as I did my research po, I realized... Ikaw mismong gumawa ng research? Partly on my research, why I should do business
on pili na. So you have your staff for this? Ano po, I do it alone. You do it alone? And meron kang mga makina para makaproduce ng ganito? Opo. Simple, ano lang po, machine. Talaga? And it's in your farm? Ano, nandiyan po sa, ano, sa tinitirang po kayo. Mm-hmm. So you have kernel oil and ano naman tong mga to? Yun yung pong bagong gusto kong ilabas na product. Yan po yung hand and body lotion. You can try it po. Parehas to, hand and body lotion. Opo. Mm-hmm. Opo. Bali, ang laman niya po, itong kernel oil, mm-hmm. then of course yung Manila Elemi oil, may essential oil siyang rosemary, then may iba pa pong dagdag. Pwedeng pamoy. Opo. So, marami naman na nagustuhan siya. Oh, bango! And parang may mint? Opo, kasi yung rosemary and okay. Elemi oil. Ito naman po yung bago din, yung Canarium Facial Nighttime Cream. It mm-hmm. acts as a moisturizer during nighttime. Okay. To restore back the lost moisture. Ito naman? Opo, the same po. Ah, the same. Alright. Iba lang yung packaging niya. Ito naman po? Bali, yan po yung Manila Elemi Oil. Binatal ko lang dyan. So, bali, ano namang nagagawa nito? Yan po yung oil taken from the processed resin, yung dagta ng pili. Mm-hmm. And what does it do? Marami po. Bali, in fact, gusto ko din i-mention, even yung Chanel, their new product, yung Ultra Correction Leaf, it has Manila Elemi Oil. Mm-hmm. But at the back, of the package, mm-hmm. they use the Canarium Lusonicum. So would you have this chance naman na maging supplier ng mga ganong company na malalaki? Of course, opo. Bali, mm-hmm. I advertise it on my website. So it's available if they want to buy in the So ano po yung website mo? Can you tell us para mag-appear naman sa screen? Opo. It's www.canarium.com. thefirstvirgin.com. Oh, ang haba. Pero mag-appear naman po sa inyong TV screen kaya makikita ninyo. Mami-memorize nyo yan soon. Ito naman po, ano naman to? Ito po yung pili nut kernel oil. Bali, dinagdagan ko pong Manila Elemi oil kasi I had this thinking. So, combination na to. Combination na po for moisturizing action and madami pong indication siyang uses na pwedeng mapagamitan. Ito naman? The same lang po, yung packaging lang. Iba-iba yung packaging. Opo. Why? Kasi po, yung market na kinikater niya, like for this one, pag ito medyo po, social, ito naman, na medyo opo, ano, opo. Spray. Opo. Pag medyo gusto naman yung mura-mura, ganito na lang. Opo. Tapos hanggang ganito opo, na lang. Kasi ito po, mas affordable. Kasi mas ano lang siya. Roll-on. Itong sa likod. Yung kanina po na bago ninyong ipinakita sa amin, ano naman to? Ito po yung Pilinat Facial Toner. Bali, kasi naisip ko po, mas maganda kung 3-in-1. So, mayroon na akong soap. Then, we have the toner to close the pores. Then, we have the moisturizer. Mm-hmm. So, para people can use the Pili products. I mean, those three, skincare in using Pili Nut Kernel Oil. And so, ano naman po pagkakaiba nito mga soap na to? Bakit may brown? Opo. May oat ba to? Hindi po. Yung Pili po yan na pig dry ko. Yung pulpy dry. Then, sinabay ko. I position this as body scrub. You can use this in the face as well as the body. Ito naman po? Yan po. Bali, it's pure 100% Pili Nut Kernel Oil po ang base. Wala po siyang dagdag. Pili lang na oil po. Pero ang ganda ng kulay, ah. Opo, kasi very colorful. Bali, ano po, I research to give more, ano po, body and color, so. Ito naman, bakit may green? Bali, yan po, nagdagdag lang ako ng color para mas attractive. Kasi having okay. it on one color. And this one? The same din po, kaya lang, one? Majority lang ng laman niya is Pili Nut Kernel Oil. Ito po, mga colored lahat is pure. So, lahat po yan nagmo-moisturize ng skin. Yes, opo. Mm-hmm. Pwede gamitin sa face. Oo, nagiging youthful looking, kagaya ninyo ngayon. Yan pang ginagamit ninyo? Opo. Talaga? Opo. I've been using the product for almost 2 years na. And I won't be surprised kung ang 78-year-old mother mo is young looking. Yeah, opo. Ano din. Talaga? Maganda po. Nagagamit din siya niyan. Yes. All right. So yun ang mga products, ang galing naman.
hindi naman po kayo gumagawa ng mga ito kasi pampabeauty. Yung in terms of food naman, yung mga delicacies, yung mga dessert. Initially po dito na muna ako nag-focus kasi marami na kasi noon eh, 'di ba? Oo. Ito naman naiiba. Opo. Parang ikaw lang yata first na nag-explore ng ganito. Mayroon din pong mga iba diyan pero kanya-kanya po kaming drive. Driving the business kaya kanya-kanyang ideya. But I'll be coming out soon with massage oil, using pilinat kernel oil and herbs. Then of course I'm looking into yung anti-warts eventually. Wow. Oh, that's great. And kasi ito pang pa-beauty. Paano naman yung medyo yung sa health side? Aside yung anti-warts. Opo. Sa health side po, I would suggest that people if they can't use this topically, they can just eat raw pili nuts kasi it contains omega 6 and omega 9. Okay. So those two are good fatty acids, especially the omega 6. Kasi that's one of the essential unsaturated fatty acid that people should ingest. Kaya po ma-observe niyo yung mga Chinese, even people who are aware of that, they take around 100 grams of raw pili nut, they eat it every day to address yung mga konting nararamdaman na rayuma. Talaga, I thought kapag meron kang rayuma, dapat daw hindi masyado kumakain ng nuts. Pero I'm surprised na you are recommending a certain kind of nut para sa anti-rayuma. Opo. Bali po kasi pinatest ko yung oil ng pili. So it contains omega 6 and omega 9. Those two has anti-inflammatory action. So kaya po very effective siya sa pimple and acne kasi it dries out the pimples very fast within 2 to 3 days. Talaga. Kaya hindi nagtatried yung bacteria, mabilis siya mag-subside. Oh, so yung po yung antibacterial effect. Opo, slight. I had it tested also. Okay. But more on the anti-inflammatory action. That's why if you take that, yung sa mawawala. That's a myth, a belief na all nuts causes has high uric acid level, but in pili nuts it's the opposite. So dito po ito naka-display sa Orgulyo Canbicol showroom. Opo. Dito po sa Legazpi City. Yes. Dito sa compound ng Gaisano. Marami pong ibang mga kagaya mo na mga entrepreneur na dito din po nag-display ng kanila mga products. Yep. Opo. Okay. Actually, ito pong Orgulyo ng Bicol ng showroom, it helps entrepreneurs who have their products displayed. That's all over Bicol po. Opo. So may handicraft, may mga food, madami pong different. Pero saan ang mo nito? Saan ang shopping place? For anyone na gustong bumili nito, saan po nila makukuha? Just here? Mayroon po tayo sa Albay Pilin at Candy, yung minamanage ni Rose Batong, yung mga Diaz. Sila kasi yung pioneer ng ng Pilin at. Okay. Then it's also available dito sa, of course, sa Orgulyo ng Bicol, sa Airport Cafe. Mm-hmm. Then I also have my distributors in Manila and other places. Saan nagawala? Sa Naga po, I tried, but so far, wala pa po akong ano. Ah, wala pa ba? So, maybe we can try. What do you think, direct? And I have the website naman. Okay. So that people can just look at it, and right. Should they decide to try it, then it's so easy. Okay. So, yun po yung produkto ng pagsisikap naman ninyo. Una, bilang agrarian reform beneficiary, and then medyo creative naman kayo, medyo innovative naman yung pag-iisip ninyo. Kaya, yan, eto na. Nag-research na kayo at nakakuha na ng chance for a business like this. So, what would you tell others over there, yung mga nanonood sa atin, na mga ARBs din, pero hanggang doon na lang, sa binigay sa kanilang lupa, yun na lang, they would just plant rice and anything. Pwedeng bigyan mo naman sila ng tip on how to be, creative, innovative. Sa mga katulad ko pong ARB, in-encourage ko po kayong gabitin nyo yung nabigay sa inyong na-award na lupa sa magandang paraan para kayo po ay kumita ng
ng pera. Mm-hmm. So, ako po, gusto ko pong maging isang example para tularan ng mga tao na naghahangad na mabago yung buhay, na may posibilidad pong mabago yan basta may pagpusa, may mga government agencies na naman dyan na tumutulong kung anong pangangailangan, nandyan yung DTI, nandyan yung DAR, nandyan yung DA, DOST, ang dami po na pwedeng tumulong basta may desire po yung isang tao, especially yung ARB, na mabago yung buhay niya. So, at isa pa po, bali, dapat po maniwala kayo sa sarili nyo or you believe. Kasi sa akin po, baliktad eh. Kasi karamihan po, to see is to believe. Mm-hmm. Sa akin po, bago, to believe. Bago sila gagawa, dapat may makita na muna sila. Pero sa'yo iba. I believe to mm-hmm. see. To believe is to see. Yes. Opo. So with that, I use that as a passion, mm-hmm. as a driving force, a vision ko, para at least yun yung guiding, ano po, yung guiding principle para makuha ko man kung anong gusto ko. So I always dream kung anong gusto kong gawin. So I speak about it, I talk about that, para ma-attract ko yung mga right forces na patulungan ako. Okay. Thank you very much, sir, for giving us a time para makausap kayo. You are a very inspiring person and I hope all people out there are inspired by you. And congratulations po sa inyong success. First for being an ARB and now bilang businessman. Salamat din po. Thank you. Kahit ay di nangangamba, ibig kong magbugay sa mga magsasaka. Ating atikain na sa kamay nila. Asensoy maunlad na kanayunan, magsasakay patuloy nating suportahan. Isulong ang laban-laban sa kahirapan, ipagpatuloy ang reformang pansaka. Kasanayan sa negosyo, lupang titulado, makabag na magbubukid. Susi ng asenso'y maunlad na kanayunan, magsasakay patuloy nating suportahan. Isulong ang laban-laban sa kahirapan, at ipagpatuloy ang reformang